Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At ito na po ang 33 tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Habang nag-uusap sila Mang Tonyo, Mang Eming at Damian sa labas ng aming bakuran, ay nasa loob na ako ng aming kubo at naghahanap na ng masusuot. Mabilisang naligo sa aming likod-bahay at pagkatapos ay nag-ayos na. Sinuot ko ang kamisa de chino na iniregalo sa akin ni Lola at naglagay na rin ako ng panyo. Bukod dun, ay nagsuot na rin ako ng sapatos. Gawa din ito sa balat, subalit hindi ito kagaya ng sapatos ni Damian na merong takong. Nagmadali na akong magbihis upang hindi na magantay ng matagal sila Mang Tonyo. Ay, eto na pala si Ompong! Nakabihis na! Sambit naman ni Mang Tonyo pagkakita sa akin na pumanaog mula sa aming bahay. Ay, tara na! Antay na lamang natin si Leryo! At siya ang may daladala ng kalabaw! Ilang sandali pa, ay dumating na si Mang Leryo habang nakasakay sa kalabaw at hila-hila ang karetela. Dahil doon ay naghanda na kami upang sumampa na. Nang maya-maya pa, ay nagsalita si Buying. Kuya, baka pwede naman akong sumama? Tanong ni Buying. Kuya nga, Ompong, isama mo naman si Buying. Para naman, mabahagi na ng gandang lalaki mula sa atin. Sagot naman ni Damian. Wala pa tayo kinamanang taling pero ramdam ko na ang bulwak. Sagot naman ni Mang Tonyo na kung saan ay biglang napakunot noon naman si Damian. Yung bulwak ng karisma, Damian. Yun ang ibig kong sabihin. Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag naman ni Mang Eming na siya namang nagpangiti kay Damian na abot hanggang tenga. Naku, Buying. Gusto man kita sanang isama kina Manong Taling, ngunit hindi maaari. Pagpasensyaan mo muna sa kadahilanang walang magbabantay kay Bulik. Sana naman maintindihan mo. Sagot ko naman. Ompong! Hindi ka ba naawa kay Buying? Isama mo na si Buying! Sagot pa ni Damian. Kung gusto mo, Damian, di ikaw na lang muna ang magbantay kay Bulik para makasama si Buying. Sagot naman ni Mang Tonyo. Buying! Maiwan ka na lang pala. Samahan mo na lang muna si Bulik. Makinig ka kay Ompong, oh. Kuya mo yun, di ba? Sagot naman ni Damian. Bagamat gusto ko talagang isama si Buying, subalit sa kadahilan ng walang maiiwan upang magbantay kay Bulik, kung kaya't napilitan na lamang si Buying na hindi sumama, at ayon na rin yun sa aking utos. Pagkasampan namin sa karitela, ay nagulat na lamang ako na may narinig na ako na tunog na nagmumula sa kwerdas ng gitara. Kung kaya't napatingin ako kung saan yung nagmumula. Hawak-hawak ni Mang Eming ang gitara at tila ba may tinitipas sa kwerdas ng mga ito. Yan ang inaantay ko talaga! Ang mag-gitara! Sambit naman ni Damian. Buti na lamang talaga at may dala kayong gitara para may pamalas ko ng aking tinig. Sambit pa ni Damian. Eming! Pasadahan mo nga! Hiling naman ni Mang Tonyo. Kung kaya't pinasinayahan ni Mang Eming ng pagkalabit sa mga kwerdas ng gitara. Kami naman ay tila nasabay na sa saliw ng ritmo na nililika ni Mang Eming sa pamamagitan ng kanyang malikhaing pagtugtog.
unti-unti ay napapasabay na kami sa ganda ng tugtog. Nang biglang itinaas ni Damian ang kanyang kamay. Ay, bakit Damian? Masyado bang mataas ang pagkakatipan ni Emeng? Tanong ni Mang Tonyo. Ay, hindi ko po alam yung kanta na yun eh. Sagot pa ni Damian. Ah, ganun ba? O Emeng, pasadahan mo muli. Yung makabago, para sa ating mga awit na si Damian. Sambit muli ni Mang Tonyo. Kung kaya't inihinto ni Mang Emeng ang pagtugtog, at muli ay ikinilabit muli ang kwerdas ng gitara. At unti-unti itong nagpakawala ng malalamyos na tugtugin na tila kumakalabit sa aming puso. At unti-unti pa, muli kaming napapasabay sa ritmong nililika ng gitara sa pamamagitan ng pagtugtog ni Mang Emeng. Napapasabay na sa saliv ng musika ang aming ulo. At inaantay na namin ang panimula ng kanta ni Damian. Nang muli ay itinaas muli ni Damian ang kamay nito. Ano ba yan? Sayang naman. At ang ayos-ayos na ng entrada. Ay, Damian! Bakit? May mali ba sa pagkakatipan ni Emeng? Tanong muli ni Mang Tonyo. Ay, wala naman po. Wala naman pala eh. Ba't pinahinto? Eh, yun nga lamang po. Eh, hindi ka po ulit alam yung kanta. Sagot muli ni Damian. Ah, eh, matanong ko nga. Ano bang alam mong kanta? Tanong na ni Mang Emeng. Oh, eh, yung ano po. Yung tinikling po. Sagot naman ni Damian. Akin na nga ang gitara. Hahambulusin ko lang ito. Damuho ka. Sayaw yun eh. Hindi yung kanta. Naku Mang Tonyo. Huwag naman po. Sayang naman po itong suit ko. Pinlansyan ko pa po ito at nagubos po ako ng isang supot ng uling para maplansyan ito. Sagot naman ni Damian. Inaasahan ko pa naman na magandang yung tinig. Eh yun pala. Sayaw ang alam mo. Sagot naman ni Mang Tonyo. Siya nga naman. Pero, hayaan mo na. Ang importante, naririyan si Damian. Magigitara na lamang ako habang kayo ay nakikipag-usap. Sagot naman ni Mang Emeng. At makalipas ang halos kalahating oras, ay narating din namin ang aming lugar na pupuntahan. Malayo-layo pa lamang, ay natatanaw ko na ang panadirya nila Manong Taling. At pagkakita ko pa lamang dun, ay dumaloy kaagad ang kakaibang nerbyo sa aking kaibuturan. Pakiwari ko ay biglang nanlamig ang pawis na dumadaloy sa akin. Butil-butil, naanimoy patak ng ulan na may kaakibat na lamig na nagdala ng kakaibang nerbyos patungo sa aking kaibuturan. At dahil doon ay parang ayaw ko nang pumanahog mula sa aming sinasakyang karitela. Parang ang pagkakakapit ko sa karitela ay biglang humigpit na parang may sariling isipan ang aking kamay at ayaw bumitaw. Eh, ano bang inaantay niyong dalawa? Eh, pumanahog na kayo! Anong inaantay ninyo? Sa inyo lalapit ang mga kadalagahan. Sambit naman ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Emeng. Si Damian ay imbis na bumaba ay tumalun pa ito mula sa karitela na animoy isang pusa. Dahilan upang mapatingin kaming mga kasama niya sa kanya. At pagkababa ay yumuko ito ng kaunti at bahagyang pinagpag ang alikabok na kumapit sa kanyang balat na sapatos. Ilang sandali pa, ay kaagad namewang at inilayad ang dibdib na parang katulad sa isang malaking katawan. Nakataas ang noo, na tila ba ipinangangalandakan na siya ay naririto na. Dahil dun,
ay bumaba na rin ako mula sa karitela. Bit-bit ko din ang isang bungkus ng bulaklak na inilagay ko pansamantala sa aking likuran. Dahil nakakaramdam ako ng kaba na baka kung ano ang maging reaksyon ni Elena kapag nakita niya. Samantalang, kakaiba naman si Damian sapagkat nakalagay sa kanyang harapan ng bulaklak na bit-bit niya at nakadikit sa kanyang dibdib na halos matakpan na ang pagmumukha niya ng mga talulot ng bulaklak. Parang medyo nababahing pa nga siya sa pagkakapasok ng iilang talulot sa butas ng kanyang ilong. Subalit, binaliwala lang iyon ni Damian. Hindi pa nakakababa ng mabuti sila Mang Leryo. Subalit, nauna nang maglakad si Damian patungo sa kabilang banda ng kalsada. Mukhang patungo na sa panaderya nila Manong Taling. Tinangka ko pang pigilan si Damian. Subalit nasa kalagitnaan na ito ng kalsada. Kung kaya't tinawag ko na lamang ang atensyon nila Mang Tonyo at saka ko itinuro si Damian. Nung mga sandaling yun, ay naglalakad na si Damian sa kalagitnaan ng kalsada. Na tila ba siya lamang ang nagmamay-ari ng lansangan? Tatakbuhin ko pa sana si Damian mula sa aking kinatatayuan. Subalit kaagad na akong pinigilan ni Mang Tonyo. Ayaan mo na lamang si Damian. Pagmasdan na lang muna natin. Sambit pa ni Mang Tonyo. Aaminin ko na sa puntong yun ay nilalamon na ako ng nervyos. Subalit napahanga ako ni Damian sapagkat meron siyang lakas ng loob upang gawin yun. Sa isang banda ay nakakahiya, pero naisip ko na sana ay may ganun din akong lakas ng loob pagdating sa panliligaw, kagaya kay Damian. Pinagmamasdan lang namin si Damian habang papatawid ito sa kalsada. Nananatili sa harapan nito ang bulaklak. Hawak-hawak niya. At natatakpan pa rin ang kanyang muka ng mga talulot ng bulaklak. Si Damian ay nagmumula sa gilid kung kaya't hindi siya masyadong mapapansin kung sino man ang tao na nasa panaderya. At papalapit na si Damian sa panaderya nang bigla itong napahinto sa kanyang paglakad at biglang napaatras at tuluyan nang napatalikod. Pagkatalikod ay bigla na lamang itong nagtatatakbo pabalik sa aming kinatatayuan. Kung kaya't ikinagulat namin ang tagpong yun. Pagkadating ni Damian ay agad itong tinanong ni Mang Tonyo. Anong nangyari? Eh, bakit bigla kang napatras? Mang Tonyo, bigla pong lumabas si Mistisang Bangus. Sagot ni Damian. Eh, sino si Mistisang Bangus? Tanong ni Mang Tonyo. Yung kapatid ni Manong Taling. Yung masungit. Yung mukhang Mistisang Bangus. Sagot naman ni Damian. Iyan na nga ba ang sinasabi ko eh? Eh masyado ka kasing padalos-dalos. Sambit naman ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag naman ni Mang Eming. Buti na lamang at nakatras ka kagad. Sagot muli ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag muli ni Mang Eming. Eh paano po yan Mang Tonyo? Paano po gagawin natin? Andiyan si Mistisang Bangus. Tanong naman ni Damian. Ay, ako ang kakausap. Hayaan mo. At ako ang mauuna. Sambit naman ni Mang Tonyo. Dahil dun, eh kahit papano ay nagkaroon kami ng lakas ng loob sa sinabing yun ni Mang Tonyo. Nanguna si Mang Tonyo sa pagtawid ng kalsada habang kaming apat ay nakasunod lamang kay Mang Tonyo. Kasama ko na nakasunod ay sina Mang Eming, Mang Leryo at si Damian. Muli ay itinago ko sa aking likuran ang mga bulaklak.
At nang makita ni Damian na ganun ang aking ginawa sa mga bulaklak, ay nagtanong ito. Opong, bakit mo tinatago yung bulaklak mong daladala? Eh baka kasi makita ng kapatid ni Manong Taleng. Baka magalit yun eh. Sagot ko. Tama ka nga, Opong. Baka makita ng mistisong bangus. Sagot pa ni Damian. Kung kaya't ginaya niya ito, at ganun na din ang ginawa. Nakatago sa aming likuran ang mga handog naming bulaklak upang hindi makita ng kapatid ni Manong Taleng. Magkahalong kaba at nervyos ang aking nararamdaman noong mga sandaling yun habang papalapit kami sa panaderya. Si Mang Eming naman ay nasa aming likuran at ganun din si Mang Leryo. Habang si Mang Tonyo ang nangunguna sa aming paglakad. Nung malapit na kami sa panaderya, ay sumenya si Mang Tonyo kung kaya't napahinto kami. Nang malapit na kami sa panaderya, ay sumenya si Mang Tonyo kung kaya't napahinto kami. Ako na lamang munang kakausap. Maiwan muna kayo rito. Sambit pa ni Mang Tonyo. At nagtungo mag-isa si Mang Tonyo papunta sa harapan ng panaderya. Pinagmamasdan lang namin si Mang Tonyo mula sa di kalayuan. Kami ay nasa bandang gilid ng kalsada kung kaya't hindi kami madaling makita kung sino man ang nakatayo sa loob ng panaderya. Halo-halong mga bagay na ang pumapasok sa aking isipan. Iniisip ko na baka mapagalitan na si Mang Tonyo sapagkat may pagkamasungit talaga ang kapatid na yon ni Manong Taleng. Subalit sa isang banda naman, iniisip ko kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Elena kapag nakita niya ako na may daladalang bulaklak. Takatanggapin kaya niya ang bulaklak? Paano kayang liham na daladala ko? Tatanggapin niya din kaya? Subalit, papaano kung biglang magalit yung kapatid ni Manong Taleng at punitin ang aking liham? Sari-saring bagay ang pumapasok sa aking isipan at tila tumatagaktak na ang aking pawis dahil dun. Pagkatingin ko naman kay Damian, ay tila papikit-pikit pa ito na parang may kinakabisadong linya ng mga salita. Kanina ko pa siya naririnig na parang pabulong-bulong. At pakunwaring iniaabot ang bulaklak sa hangin at sabay bubulong na naman ng mga salita. Dahil dun ay napatanong na ako. Anong ginagawa mo, Damian? Tanong ko. Umpong, huwag kang magulo. Nagsasanay ako at itinutuon ko ang aking atensyon kung paano ko iaabot ang bulaklak kay Aurora. Sagot pa ni Damian. Bakit? Kailangan mo pang nakapikit. Paano mo makikita si Aurora pag nakapikit ka? Tanong ko naman. Para pagmulat ng aking mata ay si Aurora ang unang bubungad sa aking paningin. Sagot naman ni Damian. Napaka-romantiko mo talaga, Damian! Pero tama na yan. At dun mo na yan ipakita. Biglang bungad naman ni Mang Tonyo. Halika na! At sumunod kayo sa akin! Sambit pa ni Mang Tonyo. Ano pong sabi, Mang Tonyo? Tanong ko. Ay, di siyempre pa! Pinapatuloy tayo sa loob ng kanilang bakuran! Sambit naman ni Mang Tonyo. Talaga po ba, Mang Tonyo? Maaari ko na pong gawin ang aking pinagayin sa iyon. Sagot naman ni Damian. Ako naman ay hindi rin makapaniwala. Ngunit maya-maya lamang ay pumasok na nga kami sa bakuran nila Manong Taleng.
Ngayon pa lamang ako makakapasok dito. At hindi ko alam kung papaanong kinausap ni Mang Tonyo ang kapatid ni Manong Taling. Subalit, napabilib na naman kami ni Mang Tonyo sapagkat nagawa niyang makausap yun ng maayos at pinapasok pa kami sa kanilang bakuran. Pagkapasok sa bakuran, ay nangunguna na sa paglalakad si Damian. Habang papikit-pikit pa ito at nakatago ang bulaklak sa kanyang likuran. Ilang sandali pa, ay bumulong na si Mang Tonyo. Dito lamang muna tayo at mag-antay. Wala mo nang aalis. Ilang sandali pa, ay narinig ko na ang pagtipa ni Mang Eming ng gitara mula sa likuran. Dahan-dahan, ay namayani ang tunog mula sa mga kwerdas ng gitara. At unti-unti ay napapalibutan kami ng tugtugin na talaga namang kaaya-aya na animoy inuugoy kami sa duyan. Kasabay nun, ay tila naglakbay ang aking isipan. Pumaimbabaw sa kalawakan. At sa aking isipan, ay kaharap ko si Elena na namumukod tangi ang kariktan. Mga mata'y tila kumikislap na bituin na sa tuwing masusumpungan ng aking paningin ay parang mawawala ako sa katinuan. At muli kong naalala ang liham na aking ginawa para sa kanya, para sa pinakamamahal kong si Elena. Bagamat masarap sa aking pandinig ang itinutugtog ni Mang Eming, ngunit mas nananaig pa din ang pagdagundong ng aking dibdib sa labis na kaba. Dahil nasa loob na kami ng bakuran nila Manong Taling. Habang kami nakatayo lamang sa tapat ng bahay nila Manong Taling, ay sa hindi ko malamang dahilan, ay naglakad muli si Damian at lalo pang lumapit sa tapat ng bahay nila Manong Taling. At halos katapat na ng bintana ng ikalawang palapag nila Manong Taling. At saka pa lamang huminto si Damian at dun lamang nanatiling nakatayo. At habang nakatayo, siya ay nakapikit na parang kagaya sa pag-iinsayo niya kanina. Tinatawag ko si Damian. Subalit, hindi man lamang ito lumilingon at nakatayo lamang dun. Bakailang beses ko itong tinawag. Patuloy pa din sa pagtugtog ng gitara si Mang Eming. Nang bigla na lamang may nagbuhos mula sa bintana ng ikalawang palapag. At maya-maya pa ay may sumigaw na babae. Isang babae na nagmumula sa loob ng bahay nila Manong Taling. Kung kaya't natigilan kaming lahat. Natalsikan kami ng tubig. Subalit, ilang sandali pa, eh nagsalita si Mang Tonyo. Ang panghe! Ang panghe! Siya ngang tunay. Ang panghe, dagdag pa ni Mang Eming. Parang galing Arinola, sagot pa ni Mang Leryo. Kung kaya't napaamoy din ako sa aking damit. Naamoy ko nga, ang panghi. Buti na lamang at hindi kami ganong nabasa. Subalit pagkatingin ko kay Damian, ay para itong naligo. Parang nasalo niya lahat ng ibinuhos na yun mula sa bintana. Ilang sandali pa, ay sumilip ang isang babae na mukhang masungit. Siya nga ang kapatid ni Manong Taling. At kasabay nun, ay ang pagsilip din ng magpinsan na si Elena at ni Aurora. At gulat ang mga ito nang makita kami. At kitang-kita ang pagkaawa sa aming kinasapitan. Hmm.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating tagapakinig. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sa lahat po ng ating mga silent listeners. Sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po, maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po, napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang po i-shout out si Boss Rex Besite. Boss, happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po last September 22. And shoutout din po kay Boss Joey Mesa. Boss, shoutout po. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa daughter po ni Boss John na si Atalia Agustin. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout na happy birthday po kina Jimwell na walang tupas ang kulay sa buhok. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Ernesto ng Miles Factory dyan po sa may Paranaque. Happy birthday din daw po kay Donna na saksakan ng ganda. Happy birthday daw po. More birthdays to come, more blessings and good health. Mula po yan kay Boss Ernesto. Shoutout din po kay Boss Armando Escartin. Boss, shoutout po. Ingat po kayan sa KSA. Kay Ma'am Imelda Pasco. Ma'am, shoutout po. Maraming maraming salamat. Sa Dioses Family. At kay Boss Juan Dioses, shoutout po. Kay Ma'am Shona Dioses, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Meg Nunit Aliling. Shoutout po. Maraming maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Lea Tamor. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jeric Tamor. Ingat po kayo dyan pag-uwi sa summer. Shoutout din po kay Mami Genius Vlog. May time po kayo bisita ang boss channel niya. Mami Genius Vlog po. Real Mix Vlog. Shoutout sa iyo boss. May time po kayo bisita ang boss channel niya. Real Mix Vlog. Brosos Vlog, shoutout po. May time po kay bisita lang po sa channel po ni Boss Sheila Yorlanga Channel. May time po kay bisita lang po sa channel po ni Boss Sheila. Boss Sally Mix Vlog, Boss Sally, shoutout po. May time po kayo, bisita lang din po kayo. Kay Boss Rex Hunters Adventure, shoutout po sa inyo boss. May time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Rex. At Tatak Dagami TV, shoutout sa iyo boss. May time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Kay Boss Dare Music Lover, may time po kayo, bisita lang po din po sa channel niya. At kay Boss Team Hawkers Hunter, may time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Shoutout din po sa Liamado Family of Saraga, Iloilo. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Love Love dyan po sa Kuwait. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po sa wife po ni Boss Edgar Pascua na si Ma'am Marisa. Shoutout po sa inyo. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Edgar. Kay Boss Dogat Siglat. Boss Dogat Siglat, shoutout po sa iyo. Boss Alan Fernandez Mayonte, shoutout sa iyo boss. Boss Dennis Calapan, shoutout po. At shoutout din po kay Boss Francis Allen Bermas. At pakisabi po, mahal na mahal ko siya, from Boss MJ Rasca. At shoutout din po sa Stoke Family, from Boss Lia Stoke. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang po sana i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita lang po sa bagong natin channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Kunsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo, sa family niyo po, shoutout po. Pus Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Pus Lia Estoque, shoutout. Pus Edison Velasco, shoutout. Pus Rodney TV, may time po kayo, bisita na po siya na po ni Pus Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya.
Miss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abilyar, may time po kayo bisita ng shoutout. Rochelle Abilyar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castudio, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, boss. May type po kayo bisita ng channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Pambless na Baja, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kasi kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, hindi po kasi ng bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horshi TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss Jay Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po sa channel nila. Boss Nico, shoutout sa'yo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Wall, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Ring Alzacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po din yung ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat.